So mamaya siguro kung meron tayong time, pwede tayong mag-accept ng mga Q&A, pero dun sa mga coaches natin na mag-share sa inyo sa webinar to, may mga golden tips and nuggets kayong makukuha sa mga guest natin ngayong gabi. Yung iba siguro kilala na, pero meron tayong mga surprise coach and guest na in-invite para sa ating webinar. So stay tuned. Ngayon sisimula na ni Sir Adel yung ating stage. Papasa ko na sa iyo yung mic. Oh, Adel, paki-abot. Ano na ako sa stage, sir? Okay, so sige. Ayun, si Ronald yun ang sanay sa stage eh. So ayun, good morning. Good morning sa inyong lahat. Good evening sa iba. Magpapakilala muna ako kasi hindi naman lahat ng nandito is kilala na ako. Pero although marami naman ako dito ang mga key partners na marami sila. Pero yung para sa mga bago, so ayun, my name is Adel Bayeta. Ako po yung founder ng Edge Commerce. So ano ba yung Edge Commerce? Edge Commerce is dropshipping company. Pero may konting revision sa explanation ng dropshipping. Kasi sa dropshipping medyo may product catalog sila. Pipili ka lang ng mga items na iraran mo. So sa amin, minodified namin yung dropshipping. So siguro mamaya ko na lang explain yung full services namin. Just to give you an introduction. So si na-organized namin with Coach Jay ang event na to para po tulungan yung mga gustong mag-start mag-e-com and also yung mga nasa e-com na how to scale their business. So dito tayo magsisimula sa webinar na to. So nag-invite kami, we collab with the famous coaches sa e-com industry with in the different field like Coach Jay, si Ma'am Ruth, siya po yung ating TikTok queen of the Philippines. Then, si Da Josh. Hello, sir. Telesales. Si Sir DJ Dadula sa Messenger Marketing. And si Sir Hilton sa Copywriting. So, to start now, unang-una ko munang ipapakilala yung unang nakipag-collab sa akin. And siya yung gumawa ng system na to, si Sir J. Gregorio. So, hello, sir. The floor is yours, ikaw na. Bilis ah. mamaya, papalik ako mamaya pag kompleto sure. Na to fully uh-oh. Explain our service kasi yung iba wala pa. So uh-oh. Para hindi ko itin yun, mamaya babalik ako para explain ko yung buo. So sa ngayon, intro muna ako. Yeah. Bibigay ko muna yung floor para ikaw muna yung magpakilala. Yes. Ayun, meron tayong intro dyan. Commercial. Welcome back sa mga makakasama ko ulit, nakasama natin sa ating mga webinar. Ayan, so narinig na ba ako guys? Ayan. Hopefully okay naman, Sir Adel. Thank you sa quick introduction, sir. And oh, quick talaga yun. Sobrang grateful. Balikan mo na lang ako mamaya. Oo, makatulong sa community na binild mo and then nakikita ko talaga yung mission ng company mo and community mo. Kaya ayun talaga. And lahat naman, no? Lahat naman ng mga businesses is may mga magagandang ano talaga yan. Adhikain, Tagalog, no? Mission. Ngayon, tama yung sinabi ni Sir Adel, hindi lang ako yung mag-i-speak sa inyo. So meron pa tayong mga ibang guest dito na makakasama. Pero bago yon, pwede bang magtanong muna ng isang question? Sino dito yung nasa e-commerce at ano yung main challenges na na-experience nyo sa e-commerce business, no? So kung nasa e-commerce ka na, ano yung main challenges? Para doon ako magbabase kung ano yung i-share ko. Ano yung main or top one challenges na na-experience mo ngayon sa existing e-commerce business mo? Chat, ayan. Chat tayo. Sabi ni Nal, paano daw makabend? Oh, number one. Ano yan? Challenge talaga yan. Talagang sobra. Nasa top list yan. Walang benta. Ano yung iba para magkaroon tayo ng idea, masosolve natin yan. Importante kasi to para malaman din namin, malaman ng mga coaches kung paano namin kayo matutulungan. Ayan. Kay Ma'am Bobby, RTS. Oo, RTS. Paano po mag-start? High converting, sabi low converting yung ads.
umanap ng courier, walang mga queries, walang mga inquiry, walang benta, RTS. Ayan, yung iba. Ayan. Nasa e-com na ba lahat? Ayan, lahat? Siguro mga 30% dito or more nasa e-commerce na. Kasi nga, yung webinar na to para sa nasa e-commerce or someone na gustong magsimula sa e-commerce business kahit bago ka pa lang. Paano ba magdegosyo? Yon, mataas ang CPM, cost per message. Sobrang taas, engaging content, walang idea, hindi nag-i-engage yung mga content. Landing page setup, wow, yan. Gustong-gusto ko yan. Gusto ko yung challenge na yan. Kasi nga, isa yun sa mga gusto ko talagang i-share sa inyo. Ayan. Halos, ayan. Kuha lang tayo, marami pa nag-chat-chat, tapusin natin. Halos parang walang makapansin sa content. Maganda yung question ni Naldo, paano maging mas pogi pa? Ayan. natural na sa atin yan, Nald. Ano mapababa ang RTS? How to stand out, ayan. How to stand out sa competitor mo. Kung brand product ka, karamihan ng mga may brand is nahihirapan din talaga mag-stand out sa other competition. Hindi naman tayo nakikipag-compete, pero ang goal natin is to stand out sa mga other competitors. Kung nagbebenta ka ng let's say ito, Tumblr, paano ka mag-stand out sa other competitor? Ano ba yung positioning na gagawin mo? Ano ba yung mga strategy na gagawin mo? Hindi lang ads ang sekreto para makilala online. Okay, may mga strategy. Yung iba gumagamit ng mga influencer marketing. Yung iba naman gumagamit ng yung branding online, iba't ibang way, content marketing. So para sa akin, mag-stand out ka kung maayos mong nakukommunicate yung product mo dun sa mga target market mo, especially kung brand yan. Kahit general item, you need to position ours yung product natin dun sa mga binebentahan mo. Paano? Si Edgecom yung makakasagot. Like sabi ni Ma'am Mabi, kulang sa puhunan to scale. So yan. Ma'am Mabi, kami yan po yung sagot sa problema nyo. Solve na po yan. So just contact Edgecommerce. So yun po talaga yung role namin dito. Tulungan kayo in terms of finance and also legwork and also scaling. So yes. Ma'am Mabi, PM me. Unique selling proposition kay Coach J. Ultian. Yun. Brand persona, masyadong maagapain. Ayan, tama yun. I-position natin yung, ano ba yung kakaiba sa atin, yung unique selling proposition. Good goods. So, paano mag-attract ng mga target? So, ma-attract mo lang sila kung nakukommunicate mo ng malinaw yung product mo. Pero dito, RTS, yun, sa part ni Lazar Adelian. So, kailangan nyo ng mga ayos na courier, of course. So, sagutin natin tong top 2 na tingin kong nakita ko. So, sa akin, top 3 nga siya. Una, mataas ang cost per message. So, wala tayong control sa ad cost. So, still, tataas at tataas pa yan. The only thing na magagawa natin is to change or improve our existing strategy sa ginagawa natin. Kung send message ka lang, that's good. Still, kung magagaling naman yung tao mo, sabayan mo pa yan ng telesales na magaling, sold na sold talaga yan. Pero kung ikaw is nagsisimula, ikaw pa lang, dalawa lang kayo, isang strategy na ma-advise ko, mara-recommend ko, start on conversion. Bumabalik na yung conversion dito sa Pilipinas. And ako, sobrang pan ako ng conversion. Still, gumagamit ako ng conversion. Kaya mas control mo, mas madaling. Ang i-adjust mo kasi dun yung conversion rate ng landing page mo, ng funnel mo, ng product page mo. Kapag nalaman mo na yung data dun sa funnel mo, sa landing page mo, so easy to scale kahit isa or dalawa ka pa lang sa simula, especially kapag dropshipping yung business mo, sobrang daling i-scale ng business. Okay? So, yun yung ano ko, yun yung sagot ko doon sa landing page, highly recommended. Engaging content. Ayan, engaging content. Ngayon, gamit kayo ng kung familiar kayo sa AI, sobrang na-maximize namin yan ngayon. Pero hindi kayo dapat aasa sa mga AI. Parang guide lang siya sa pag-create ng content. Aralin nyo lang kung ano yung mga prompts or commands na i-aas nyo sa mga AI ngayon. Sobrang effective yan. Siyempre, yung engaging content, kailangan, una, nakaka-entertain yung mga content mo. Diba? Nakakapag-solve ng problems ng mga target customers mo. Walang mga queries. Yan. Ano pa ba yung mga kailangan? Mahirap paghanap ng winning product. Ayun, naituro namin yan. May tuturo din namin sa inyo yan.
kung paano kayo maghahanap ng mga winning item. May mga training tayo dyan na gagawin. Ayun. So, hindi ko masyadong papahabain yung aking training kasi nga 8 hanggang 9 lang tayo. So, right now, yun yung mga gusto kong sagutin at mga tips na gusto kong ibigay sa inyo. And soon, ayan, marami pa akong i-share sa inyo ng mga training sa community ng Age Commerce. So, kaya stay tuned para makapasok kayo dun sa community natin. Okay, so, ayun, Sir Adel, so far, nasagot ko naman yung mga katanungan nila, mga hinaing. Ayun, so, thanks, Sir Jake. Ito kasi, Sir, ito kasi, guys, itong webinar na to is masyadong maikli or medyo compact kasi medyo madami tayong guest speaker dito, maraming coaches, and limited lang yung time. Pero the goal here is to build a community na tutulong sa inyo sa inyong journey sa inyong e-commerce business. So hindi lang ngayong gabi tayo magsasama-sama. So tutulungan namin kayo from now on up to sama-sama tayong umunlad sa e-commerce. Ano? Yes. So si Coach Jay, kasama na natin siya. Siya na lagi yung mag-guide sa atin sa, in terms of Facebook ads and many things pa. So, may mga next guest pa tayo na mag-share. Andito na ba si Ma'am Ruth? Yes, I believe nandiyan na siya. Ma'am Ruth, are you there? Yes, try. Yeah, sorry, I'm here. Multitasking lang kasi. So, Ma'am Ruth, ayun, baka naman pwede mo kaming ma-share ng iyong... Intro muna, siyempre. Ay, bongga, may pag-anyan din. Commercial so, muna tayo. Muna 30 so, seconds lang. Okay. Commercial mo na. Mga gusto mong minum ng tubig. Ayan. Ganda naman ang pagkaka-intro. Ayan. Si Ma'am Ruth. Okay na, sir. Tapos na ang ating commercial. Okay. Mute pala ako. Hello, guys. Hello. Hello, ma'am. Hello. Good morning. Ma'am Ruth po pala. Siya yung ating... TikTok queen sa panahon ngayon. Siya kasi yung na-awardan as most recognized TikTok coach on 2022. Ooh, by congrats, you. Congrats. So congrats, Ma'am Ruth. Ito yeah, thank you so much. Sa TikTok ngayon. So tutulungan niya tayo sa ating community how to sell organic using TikTok. Yeah. Ano, ma'am? So takeaways namin dyan. Oh, ma'am, ano lang ha, quick lang kasi kukulangin yung time natin. Alam ko, ito, maraming gustong i-share si Ma'am Ruth. Bakit? Kukulangin talaga. Tatlo lang. Take 5 minutes each. Ito, bagong-bago to. Like, ngayon lang to sasabihin kasi kaka-formulate lang namin yan kagabi lang. O, wow. Diba? So, Bagong hango. Pag sa TikTok kasi, pag meron ka ng existing inventory, ganyan, product, doon ka lang magkakaroon ng TikTok shop. Pero ang sinasabi namin, di ba, pag wala kang product, ganyan, then you can work as an affiliate. Pero this time, since like we are in collab with Edge Commerce, you can now have your own TikTok shop even though you don't have the product yet. Hindi ka mamumuhunan, in short. So yung nagtatanong kanina, may nag-chat, di ba, kanina, wala akong extra funds para mag-scale up pa or mag-start ng business. So ito na yung kasagutan nyo para makapasok kayo ng TikTok na walang puhunan as a seller. As a seller to, ah, hindi ito like the regular affiliate. As a seller, ayan, we are in partnership with Edge Commerce. So yung mga products nila, it's highly...
ano to, selected talagang mga items, hindi to mga ginawa niya ng mga product research, yung mga possible niyong nang ibenta. So nakasave na kayo ng time para mag product research, nakasave na kayo ng money pang puhunan pa para ma-enter niyo ang TikTok. And since kayo na ang seller dito, you can now also attract other affiliates para tulungan kayong ibenta yung product. Ayun. So ayun, dagdag ko 'yon, additional kwan sa mga nagsisimula pa lang talaga entering e-commerce and also want to explore TikTok. Ayan. Yung pangalawa naman, ano to? Yung pangalawa, ano na pangalawa natin, Sir Adel? Kailangan yung nila lang. Yes. Yung sinabi ko kasi kanina, halos wala ka ng kwan doon eh. Wala ka ng puhunan doon. Yan. Pero 'di ba Sir Adel, kwan doon eh, ang edge lang niya, yung parang kaibahan niya lang doon sa una kong binanggit, saka sa yung pangalawa. Yung una kasi, doon sa TikTok shop, pag-aari niyo doon. Like it's your name, it's your bank account, sa inyo papasok ang mga pera. Sayong-sayo 'yon. Yung mga product iko-connect natin 'yan kay Edge Commerce para hindi na kayo mamuhunan pa. Ayan, to learn more, wait until the end of the webinar sa part ni Sir Adel. Yung pangalawa naman, pwede tayong maki-collab ulit kay Edge Commerce. Sa kanila yung account, ikaw ang magmamanage. Parang ikaw yung CEO ng account ba? Ikaw pa rin yung mag-aari ng account, ganyan. Ang kaibahan nga lang dito, sa kanila yung account, of course, yung payment mapupunta sa kanila, pero halos wala ka ng puhunan dito. Magbebenta ka lang talaga. Ang kagandahan nito, so anong kaibahan nito sa pagiging affiliate? Hawak mo yung shop. Kapag hawak mo kasi yung shop, you have the capacity na mag-create ng mga vouchers, mga live exclusive discounts, mga discounts sa mga followers mo lang. At of course, you can definitely invite other affiliates to sell your product as well. Ayun. Ayan. And yung pangatlo, ayan, yun, yung sabi din kanina, wala silang product again. Yun, kasi yung pinaka-main sold natin dito, pag wala kang product, wala kang puhunan, nag-i-start ka pa lang sa TikTok, pero gusto mo, TikTok shop owner ka na, pwedeng-pwede yan. Yan. Yung pangatlo, affiliate siya kina Sir Adel and they could give you free samples. And definitely with the Edge e-commerce nga, itong parang academy na binubuo namin, we can help you sell the product through live or through videos. Organic lahat yun. And with other coaches, pwede mo pang itap yan with Shopee, Lazada, saka sa Facebook. Yun yung bago. Bagong-bago yun. Hello. Fresh na fresh yan, ma'am. Ruth, pwede mo. Yes. Pwede nga. Yes, Ronald. Pwede sumabat sa timeline, okay lang. Yeah. Wala kasi masyadong mabilis yung pacing natin. I believe na hanggang 9 tayo. Kaya lang, for the benefit of, tinitin ako, we have 81 participants here. Pwede ba tayo magkaroon ng, let's say, roll call? I mean, like, tinanong nyo kanina kung sino yung mga nasa ikong na, sino yung nag-recovery niyan. So at least, yung kunyari, let's say, yung bago pala mag-i-start sa e-com, pwede mo mag-comment type 1? Okay. Ayan, type 1, guys. Yung newbie. Yung bago pala mag-i-start. Para malaman natin mas mabuti yung ano yung audiences natin. Okay, okay. Kasi ang bilis ng page. Dami. Diba? Tama, bro. Tama. Nice. Oh, nice. Tapos, sino dito yung mga outside Metro Manila? Like, for example, let's say, lagpas ng Pampanga or malayo. Kasi napakaganda po nito, if you stay tuned, lalo na sa presentation ng EdgeCommerce, this could help you, lalo na ito mga nakatulong sa amin, lalo ng panahon ng pandemic at saka pag mag-scale up dito sa services na ino-offer ng EdgeCommerce. So sino dito yung outside Metro Manila, yung nahihirapang mag-source ng supplier, could you please type 2 para mas maintindihan ng ating mga speakers yung yan, para alam natin na i-cater natin. Kasi itong gagawin na ng EdgeCommerce revolutionary ito with the help of Ma'am Ruth and also with coaches here like Jay Gregorio para mas mapadali. We are targeting kahit mga OFW. Sino dito yung mga outside the Philippines? Can you type 3 please? Okay, take it there from there, Ma'am Ruth and Adel. So nagkakaroon na tayo ng gusto kung saan para ma-edit natin yung mga directions at malaman nung ma-address natin kung ano mas pangangailangan ng mga tao. Thank you. Wow. Thank you so much.
Yan, mas naintindihan natin yung audience natin. So ang dami din pala no, mga talagang magi-start pa lang sa e-commerce. Well, para sa inyo, sa e-commerce kasi madaming platform kung saan ka pwedeng magbenta. Pwede diyan ang Facebook, ang Lazada, Shopee, TikTok. Yon, ito ang pinaka-top marketplace na pwede kayong magbenta. Ayan. At yung sa akin on my part is sa TikTok Shop or TikTok. Kung paano kayo tuturuan na mag-start at magbenta na rin sa TikTok without any puhunan or inventory or product, nahihirapan kayong maghanap kung anong product niyong ibebenta. Ganon. Yan. And with collaboration with other coaches, itatackle din natin yung Shopee, Lazada, at saka yung Facebook. Lahat yan. Yan. Although, ang maganda kasi dito sa e-commerce na meron na tayong tinatawag na omni-channel or multi-channel, na yung brand or ikaw mismo as a store, visible ka as much as possible sa lahat ng marketplace. Ayan. So, ang kagandahan dito with partnership with Edge e-commerce, matututunan nyo lahat yung marketplace na yon. Ayan. At isa ko magtuturo para sa TikTok. Yan. Yung TikTok kasi isa sa mga bagong sulpot pero very trending na marketplace ngayon sa Philippines. Ayan. Yes. Sobrang agree ako doon, Ma'am Ruth. Ang TikTok, hindi niya directly kinalaban talaga si Instagram or Facebook. Nakita kong kinalaban ni TikTok is Shopee and Lazada. So, good. Talagang dapat nasa TikTok na rin tayo kung nagbebenta tayo. Diba? Kahit nga mga influencer, diba? Sumikat at yumaman dahil sa TikTok. Ngayon, yeah, saka sila nag-jump sa YouTube. Ako naman from YouTube, kaya ngayon, akong ginagawa ko from YouTube papunta sa TikTok. Yes. Diba? Best to start TikTok talaga. Anyway. Yun yung lagi kong sinasabi na you don't need na lumipat sa TikTok, but embrace TikTok like another marketing channel of your business. Idagdag nyo lang siya. Ganon. Yes. Thank you so much. May ihahabol ka ba, Ma'am Ruth? Wala na. Yun. Kasi lahat dito, yan, gustong pumasok sa TikTok, di ba? Pero yun, walang puhunan and inventory yan. Matutulungan tayo ni Edge Commerce. Kasi nung nagsisimula pa lang ng TikTok, maraming nagtatanong. Kasi, di ba, hindi naman na... Alam na natin yung dropshipping. Pero usually, dropshipping kasi is being offered on Facebook, Shopee, and Lazada. Noon, naghahanap pa tayo ng paraan kung paano din kaya natin ida-dropship si TikTok. Wala pa. Ganon. So this is like one of the first na mag-offer tayo ng dropshipping with Edge Commerce na TikTok naman. So if you are already in partnership with Edge Commerce, now we can now enter TikTok as well using the same service. Sa mga bago, lalo na yung mga outside Manila, yung nang nag-number 2, yung mga OFW dyan na hindi makapag-manage ng kanilang store dito sa Pilipinas, yan, ang ganda nito. Kasi all you have to do is to concentrate on selling, sila na yung magfulfill at maghahanap ng products para sa inyo. Wow, thank you, Ma'am Ruth. Ang galing nun. Thank you, Ma'am Ruth. So para dun sa mga walang kapital, it's your time to shine. Para dun sa mga malalayo, it's your time to shine din. So, our next speaker, Coach Jay. Ayan, so hinihintay ko lang na makapasok na, but... Andiyan na si Sir DJ, I think. Let me check. Ayan. Nasa party pa. Anyway, habang wala pa, pwede nating invite siguro. Ito, nandito na. So, si The Josh Hanna yung next natin. Pero ito. So, sa iba nito, first time siyang mamimit. So, I believe na marami kayong makukuhang ang tips sa kanya when it comes sa pagsusulat. Ayan. So, konting introduction, 30 seconds, commercial muna tayo.
Yun. So hindi ko na masyadong pahabain ang ating commercial. Ayan. So ngayon, i-add lang natin sa spotlight. Ayun si brother. So Gru, bago mag-start, ayun, sa mga hindi nakakakilala si Bro Hilton, Coach Hilton is siya yung nasa behind the scene of my strategy and copy sa mga ginagawa ko. So siya yung sumusulat ng mga marketing funnels ko, emails, sa mga copy sa landing page, website. So sa mga hindi nakakakilala, ayan, si Coach Hilton yung gumawa nun. Hindi ako. Sa tulong niya. Ayun, thank you so much sa time na binigay mo, bro. Coach Hilton. Ayun. So, ang ano natin is, sa mga, kanina maraming nagtanong, maraming nag-chat ng nag-type 1, wala pa talagang experience sa e-commerce. Yung 2, meron ng mga experience yung iba. And then, when it comes sa pagsusulat talaga, sa copywriting, master of copywriting si Bro Hilton. Ano yung maibibigay mong tips sa mga nasa e-commerce pagdating sa copywriting? Bakit mahalaga yung copy sa pagbebenta online? So, yun yung masagot natin. Okay. Pwede ka bang malaman kung sino yung familiar, especially dun sa mga nag-start, familiar sa word na copywriting? Ayan. Type ano? Type 1. So, type 1 na lang din. Back to 1 tayo. Familiar. Ayan. May idea. Yung walang idea, 2. Type 2 siguro. Ayan. Yung walang idea or gustong malaman, curious, ano ba yung copy? Type number 2. Ano ba yung... almost ano. Parang pantay. No? So, yung ayaw mag-type, bro. Yung ayaw mag-type. Yung neutral, okay lang, makinig na lang. Ayun, siguro, for those people who are not familiar with copywriting is, for its basic description, it's selling through written words. Okay, but hindi lang siya limited through written words because sometimes it's used as a script or... Eventually, it's how to sell. Okay, through writing. Sometimes, yung mga nakikita nyo sa Facebook ads na nakasulat doon, it's a sales copy. Yung nakikita nyo sa emails, it's a sales copy. Yung, sometimes, yung script ng video, it's a sales copy. And, ayun, it is important, especially for those people who are starting their e-commerce business because nung nag-start ako before ng e-commerce business ko, I'm a solopreneur. I do everything. I do my setup, my landing page, I set up my automation, I created my video creatives. And all of that need to have a certain copy, right? Kung gagawa kayo ng landing page, need nyo siyang sulatan. Or for example, product page. Kailangan nyo siyang sulatan ng sales copy. Gagawa kayo ng video ads, kailangan siya ng sales copy. Kung gagawa kayo ng emails, let's say abandon cart, upsell emails, gagawa kayo ng OTO. By the way, kung hindi kayo familiar dun sa mga words sa ano ka, it's a term for e-commerce. So, ayun, that's how important it is because it doesn't matter whether you are good at running ads or setting it up. You are good at editing video or editing images. If you don't know how to incorporate great copy with it, it will be useless. Hindi siya papansinin ng tao. Okay? So, ayun. And by the way, there are 2 types of products in e-commerce. Those who are dependent on image, so you don't need to have great copy on that. You just need to show image. And those products that need copy, sales copy. Okay, so yun yung mga products na kailangan mong gawa ng mga persuasive, compelling, and engaging sales copy. So, the reason we need to learn this is, first, kapag nagsisimula ka, you know how to write your own copy. You don't need to hire expensive copywriters or agency para ipagsulat ka. Second, kapag nag-scale ka na at wala ka ng time magsulat, at magka-hire ka ng people, you know how to read a good copy. Hindi ka maluloko. Okay? Okay ba yun?
So siguro yung number one tip na maibibigay ko is great copy is not crafting astonishing new word. New word, it's using words that are already familiar with your target market. Ayan, and if you have any questions regarding on writing copy, I can assist you with that or can help you with that. Okay po ba kayo dyan? Parang tahimik na. clear. Oo. Type number 3 kung malinaw ba yon. Malinaw ba? Ni brother, ba ako? Usuan nyo, number 3. Uulitin ko mula sa mula. Bro, yung pagkakaalam ko sa copy talaga or copywriter dati, yun yung magaling mangopya. Dati kasi wala akong idea sa pagsusulat, so ang ginagawa ko is copy-paste. Copy, pero wala na talaga, as is, wala na. Kahit sa ads, I started 2018 sa ads. Talagang copy-paste yung, muntik ko parang makopy yung link. Yun ang iniingatan ko. Kasi walang idea, walang knowledge pagdating sa copy. And syempre, inaral natin. Kahit pa nakakuha na rin ng mga tips, mga ano ba yung mga tamang strategy, angle sa pag-create ng copy. Instead of ganito, instead na lagay mo sa ads, shop now, buy now, why not palitan mo ng try it now? So, nung pinalitan mo ng try it now, ginamit ko yun, talagang grabe yung naging conversion, ang daming benta. Kasi nga, even though babayaran nila yung ino-offer mo, ina-ads mo, pero ang idea is try it now. Or only 999. Yeah. Talaga literal na try it. Kasi nga, try mo, pero bilhin mo, bayaran mo. Instead of buy it now, shop now. So mga ganong ang idea. Yeah, and words really matter. I remember before na I paid, parang mahal dun sa training na inatenan ko. And I only learn, I learn one word different. Like, buy this, and the word, I changed the word invest in this. And ang laki nung conversion boost niya because of that. Parang, naiba yung naiba yung meaning. Or parang naiba yung sense kapag binili nila yung isang bagay. Nagiging investment instead of expenses. Parang gano'n. Nice, nice. Siguro para maging engaging naman, meron pa naman tayong time. Ayan. Pwede tayong sino yung mayroong questions about copy? Especially sa mga nasa e-commerce. Pwede kayong mag-chat or mag-open ng mic. Directly pwede nating tanungin kay Hilda. Kasi sobrang importante ng skill set, yung copywriting. Kahit ikaw, kailangan malaman mo siya. Kahit may tao ka, kailangan alam mo siya. Para kapag tinuro mo siya sa mga tao mo, alam mo kung yung sulat niya, effective ba to or hindi effective. So, mayroon ng parang... Magbabasihan ka. Oo, magbabasihan. Or, ayun. Anyone na gusto magtanong? Yeah, especially pag mag-hire kayo ng tao. Ayan. Anyone? Mukhang naiintindihan naman lahat. Gusto magtanong. Ikaw ba, Sir Adel? Tagalo ko English na copywriting. Depende po sa audience nyo eh. Invest now or invest in this. Hindi ko masasagot yan. It's depend on the context. Always write on context. If you're talking on things, yeah, you should invest in this. But if you are talking about time, you should say now. Yeah. Try it now. Try it later. So, ayun pala, laging nakadepende sa context. Kasi pag magsusulat ako ng, for example, this agency na pinagsusulatan ko, I always ask the context of those leads. Where did they come from? What lead magnet they opt-in? Para alam ko kung ano yung sasabihin ko. So the most important things about writing great sales copy is doing your research. Because most of the time, you're not familiar with the market you are tapping in. So if gagawa mo yung research mo ng maayos, you already did 50% of the job. Yeah. Galing. Hindi ka magta-trial and error. Kumbaga, yung trial and error mo, nahati. Tama. I-research. Ayun. So, take note yung research. Research is the key. Testing is the key, of course. Pero kailangan mo mag-ads, magsunog ng budget sa una. And I know Brother Jake told me that if you become part of this community, we will record ni Jay ng course about copywriting and we will give you access. Tama ba, bro?
Oo, tama, tama. Meron tayong ano, meron tayong copywriting training para sa specific para sa mga nag-e-commerce talaga. Yeah. Kasi ang lawak ng copywriting, ang lawak, may copywriting na nasa real estate, na nasa ganito. Pero specific talaga yung copy na ituturo namin sa inyo is para sa e-commerce business nyo. Yeah, we're not teaching you how to be a freelance copywriter kasi pag freelance copywriter, you are writing for other people. So we teach you how to write for your own products, your ads, your landing pages, and everything na kailangan mo ng copy, pati video script. Anyone na tingin nila, kailangan nila to? Type number 2. Anyone? Sabi ni Monalyn, I need this. Kung kailangan mo to, number 2. Ayan, number 2, number 2, number 2. Ang daming kailangan. Na. Ako rin, number 2. Kailangan. Sir Adel, mag-type ka na rin. Kasi baka dito. Kailangan ko talaga yun, sir. Alam ko lang kasi kumpiyahin yung mga nasa AliExpress, Alibaba. Copy-paste ka din, sir? Copy-paste? Copy-paste din. Oh, hindi kasi ako marunong sa copywriting. Kaya after okay. Ano ba tawag doon kapag nagka-copy-paste ka lang? Copywriting din. Ako, magaling na magaling ako sa copywriting. Gamit na gamit ko yan nung high school at nung college. Kaya pala honor ka, bro. Nakopyahan ko yung mga honor sa amin, pati pangalan, nakopyahan. Matapi ka lang sa cum laude, no? Oo, sa school, di ba? Sobrang important. Pero syempre, sa business, copywriting, sobrang ano yan, grabbing skills. Thank you, brother, sa Coach Hilton sa pag-share ng sobrang konti pero sobrang ano, sobrang ako nakuha ko yung ano. Sobrang kailangan natin si Sir Hilton dito. Anyone? Anyone na gustong magtanong? Po, before po ako mag-exit, if you have any question regarding on writing sales copy. And so Sir Melvin Kulilap, andito ba? Saan po makukuha yung course? Abangan niyo lang po sa announcement ni Sir Adel. Kung paano niyo po siya ma-access. Pwede malang po nung lahat para ibigay sa inyo ng buong buo. May tanong dito, anong app daw yung ginagamit sa copywriting? May application ba yan? App? App? What do you mean? Po, by app? I mean, madami kang app na pwedeng gamitin sa copywriting. Pero normally, ginagamit ko lang is Google Docs. Tama. Tama. Hindi ko pa alam yung tanong nyo kung AI tools. Yeah, I just use ChatGPT. Tools. If you have budget, ang gamit ko before ay Closer Copy. Pero nung lumabas si ChatGPT, mas easy. And I will teach you guys or I will share you my knowledge. Okay, just my knowledge on modern copywriting. Okay, before kasi it's hard for me to write sales copy. Right? Sobrang tagal ng research time but ngayon na shorten siya. Almost 60% ng research time na cut. Because may mga napapanood ako na pinapanood ko international. Pagka gumamit ng ChatGPT especially when copywriting ng mga habang ano, pinapasok pa sila nila sa isang pang chat para maiano ma-check against plagiarism. Meron pa silang kasi pagka doon mo lang inano, madidetect din na AI na AI siya. So you have to i-re-upload siya doon sa isang site against para ma-check mo kung plagiarism and then another one para may rewarding niya na hindi AI-based yung dating. Yeah, and I will teach yun. I-share ko din yung process. No, pakita ni Jay kung paano keyboard, ako mag-sulat. Yes, keyboard. Nandito pala si Sub. Oh, yeah. Oh, hi, Sub. Lodi natin, no? Ang Lodi. Alright. Share po namin yung process kung paano namin ginagawa ni Jay. Stay tuned, kukumpletuhin natin yan. Gagawa tayo ng masterclass. Lahat ng mga topic na napag-uusapan natin dito, messenger, copywriting, Facebook ads, TikTok, is magkakaroon tayo ng may tanong detail, si Zinaj, masterclass. Pakibasa nga yung tanong ni Zinaj. Sige, i-convert natin sa AI. Real ba yan si Zinaj? Ayan. Anyway, wala naman siyang ano. Sorry po, ayun, baka pinaglalaro ng anak. Ayun, yung mga cellphone, no? Huwag yung basta-basta, ano? Bibitawan. Kasi yung anak ko naka-order sa ano, Food Panda daw, last time. Nagutom, merienda, umorder ng tinapay. Ayun. So, thank you po sa inyong lahat. Thank you so much. Nandiyan na ba si ano? Thank you, bro. See you sa masterclass. Sino si Sir DJ? Ha?
Nasa party pa, nag-DJ pa. Oo, nag-DJ. Ayan, Sir Adel, wala pa yung dalawang coach natin. So, andiyan na po si Sir DJ. Andiyan na. Sir, ano andiyan na. Narinig ba ako? Yes. Opo. Ay, sila pala yun. Andiyan na. Andiyan na po. Pogi na yun, ah. Sir DJ. Oo. Hindi ko nakita. Yun. Nasa constellation pa. Anong nasa likod mo, ano, coach? Starlink ba yan? Starlink. Ilaw? Ayan, go ahead, Sir Adel. Ano yung introhan natin? Anyway, ayun, konting ano lang, konting introduction lang para kilala nyo rin si Coach DJ. So, eto siya. Yon, ganda naman, meron pang voice over, oh. Nag-ready kami sa iyo, bro. Ang pangit ng intro. May voice over talaga 'yon, na practice 'yan. Hey, thank you very much sa intro. So I've been busy in other things. So medyo nawala ako sa mga webinars, but I'm really glad and appreciate and actually honored na maging part ng community na to, lalo na on helping businesses. So yun, andun na yung aking mga intro, and it's in my profile, and that's true. I help businesses po sa mga pag-automate ng messages. So tanong ko lang muna, kasi madaming channels, no? Madaming marketing channels tsaka sales channels na pinag-uusapan kanina, nakikinig ako. Meron ba itong gumagamit ng Facebook o Messenger to sell? Makigaya lang ako, type 1, kung meron ba. Yung mga unang-una nagsisell yan, eh, sa mga kaibigan, pag chinat, okay, gumawa ng page. Of course, no, madami. Kasi in statistics, eh, ang pinakamadaming tao is ang gumagamit ng Messenger. So, alam po natin yan. So, billion po yan. Okay, so ang gumagamit ng Messenger, ibig sabihin po, ang mga tao ay mainipin. Aniwala ba kayo? Mainipin ang mga tao. And pangalawa, makulit ang mga tao. Diba? Sino po yung mga nagbibenta? Tapos, ang daming tanong. Nagbibenta ng siguro alam na natin, sobrang ano, sobrang common pag nakita ng 99 only. Anong tatanong nila? Legit po ba 'yan? Legit. Unang-una is 'di ba, yung mga HM. Ayaw, no, HM, how much po? Yan po ang mga bagay na 'yan, eh ayaw natin 'yan i-ignore. Hindi pa tingin basta-basta ayaw ko sagutin 'yan. Kasi yan po yung isa sa mga kailangan natin, lalo na ang traffic, malaman natin kung effective ba yung ating pagbibenta, effective ba yung marketing natin, effective ba, madami. So sinabi kanina ni Coach Hilton, very important yung kaki. Okay, so ngayon po, yung naitutulong natin, lalo na sa pag-automate, is tutulungan natin yung mga mainipin, tutulungan natin yung mga makukulit, tutulungan natin yung mga common sa ating mga Pilipino is yung mababa ang reading comprehension. Okay. So, nasa helping business po kasi tayo. So, tutulungan natin yung mga ating mga kliyente, customers, tutulungan din natin yung mga business owners. Ito po yung mga mainipin. Isa naman is kulang sa pasensyang business owners. Yung mga ayaw naman sumagot, ang daming inquiry. Yung mga 10 inquiry lang, ayaw na. So, meron mga hundreds, meron pang thousands inquiries.
suko na. Anong ginagawa? Mag-hire ng madaming tao, tapos yung tao mag-absent, yung tao mag-akit, nagkakape, kachat yung boyfriend, girlfriend. Na? So, nasa home base, nasa CR, hindi makasagot. So, yun po yung solve ng pag-automate ng mga messages. So, specifically po ito sa Messenger. Pero, pwede po itong i-connect sa lahat ng channels. Okay? So, yun po yung ating maitutulong. Ngayon, dahil yun po yung pinaka-baseline natin. So, ito po yung pag-automate ng lahat ng ating channels. Sabihin po, lahat na may kinalaman sa chat o sa text. Kaya yung copy, i-automate natin yung gusto mong isagot sa tanong nila. I-automate naman natin yung gusto nating itanong at ibigay sa kanila. Okay, so hindi po ito instant na may sale, pero ito po ay instant messaging. So kapag kayo po ay bibili ng anything o mag-i-inquire ng product, pumunta kayo sa page at nakita nyo response within 24 hours. Okay, ano pong gagawin nyo? Ay, maghahanap na ako ng iba. Yun po yung problem ng mga shop owners kasi wala silang automation. Very important. Dahil na sinabing, may tao po ba sa inyo ngayon? Dami lang sagutin nyo, diba? Pero kung tulog ka, absent lahat, o holiday, tapos na po yung funnel. Dead na. So ngayon po, gaya ng website, gaya ng email, gaya ng Facebook page, a sales page, importante ngayon, basic na rin yung messenger automation. So hindi dapat siya kinakalimutan ilagay kasi ito po yung pinakamabilis na sumasagot sa lahat ng inquiry. Okay. Sa lahat po ng inquiry. So depende pa paano siya i-design, ipoprogram, pero tutulungan ko po kayo paano yun i-design nang hindi kayo mahihirapan. Nabanggit kanina yung ChatGPT, ako po, lahat ng messenger ko, ng flows ko is, gawa na rin po to sa AI. So gusto niyo pang malaman yun. At libreng-libre. Okay, so yung ating pong ituturo is BotGeek. Ito po yung nag-iisang libreng chatbot platform na unlimited ang subscription, unlimited ang customer, unlimited ang messages, unlimited ang pagsisend sa madaming tao. Gusto niyo ba yung pagsend nyo sa lahat ng mga nag-inquire sa'yo? Doon lahat sila magsisend. So marireceive nila yan either scheduled or sa intent mo na meron kang sunod-sunod. No? Marketing nga, di ba? Sunod-sunod mo siyang i-message para matutulungan mo siya na bumili sa'yo. Okay, so yun po yung idea. Matutulungan mo siya na maibigay yung, kuyari, meron kang gusto ibigay na discount, meron kang gusto ibigay na link ng shop mo, okay, or anything. Sobrang dali lang. Yung pati yung mga images na mga basic image ng products, gano lang isend yan. Ito po is kahit tulog ka, sabihin, kahit tulog, may cha-ching. So, kung dati, isang website ka lang, idagdag mo yung messenger, yung website mo, madodoble yung capability para ano, para tawag dyan, maging effective. Okay? So, yun po. Itong BotGeek is my business partner. Okay? Ibig sabihin, ako po yung affiliated sa kanila. So, ibig sabihin, parang natuturo ako kasi ng kanilang mga ng kanilang platform. To be affiliated ako sa kanila. So, kaya makita niyo po sa YouTube yung aking ding mga training. Dito po, i-design natin yung training para sa inyo. So, top shape. Okay, ang dami natin dito, pati TikTok. Pati TikTok po, pwede natin i-connect yan. No? Soon, mapapakita po natin yan. Pero, focus tayo sa messenger since ito po yung pinakamadaming inquiry at pinakamadaming issue. Okay, so po sana sa maikling ano lang yun, analogy and intro is nagkaroon kayo ng interest at ideas, let me know. Okay ba yun? Oh, thank you, sir. Sabi ni Ma'am Janice, paano daw ma-access yung training sa BotGeek? So, mamaya explain natin yun kay Ma'am Janice kung saan natin i-compile yan at paano nila ma-access. Ano, sir? Yes. May question kayo kay Sir DJ about messenger.
mga nagme-messaging campaign dito na nahihirapang makabenta or nahihirapang makaya ng PA. So, yung mga messages niyo po sa, yung mga nagko-comment sa inyo sa Facebook page, eh, wag nyo nang replyan. Bahala na ang automation doon. Okay? So, pati po yung mga nag-deliver ng mga, ano, yung mga couriers po inyo, is automatic na po yan. So, hindi mo na siya sasabihin na parating na po yung products nyo. Lahat po yan, eh, automated na. So, pwede nyo nang i-utilize. Hindi po kayo i-replace, pero makikita nyo nang mabilis yung resulta. Kasi pag nag-type tayo, talongin po yung mga tao mo, o sino yung nag-reply lang ganyan, anong sinabi nila, ang reply, eto po, is makikita nyo kagad yung engagement. May number kasi yun, 1%. Ganun. So, mas mapapadali po ang inyong trabaho. Mababa ang cost kasi hindi kinyo kailangan mag-hire ng madami. Mag-hire kayo ng quality na inyong mga assistant. Yung kayang tumanggap ng mabilis sa yung kayang mag-click lang. Ang assistant, mag-click lang niya. Ano ba si send ko? Ito. Okay, bahala na siya. Bahala na yung chatbot sumagot niya. So, ganun mga bagay po is tulungan ko po kayo sa messenger automation. Okay. Coach Jay, okay na ba yun? Si Coach Oh, sobrang ano, sobrang nakaka-excite yun. Kasi po kasi yung ginagamit natin ay may bayad, yung mga ManyChat, yung mga yan. So, ako po ay isang educator ng ManyChat. So, at agency partner din po ako. So, as consultant, madami pa tayong tutulungan sa US, sa iba't ibang bansa. Pero, nung nahanap ko ang Botcake, is, ang puso natin kasi Pinoy. So, in Asia ito, so mas mabilis. Mas madaling kausap po sila kapag kayo may problema. Yes. Tapos pang masa. Na? Yeah, pang masa. Libre, libre. So, wala kang problemahin. Ngayon po, ang Botcake ngayon is magkadikit na sila ng ChatGPT. Okay, so sooner, malalaman nyo rin po yan. Yun, yun. Wow. Level 9 soon. All right, thank you so much, Coach DJ. Ayun. Salamat sa... Hey, thank you. Sa pagpapakulak mo sa akin. See you soon. See you soon. Bye-bye. Thank you, sir. Salamat. Ayun. So, ngayon, ito na. Ito na. Pampinali na ba to? Pampinali na yun. So, andiyan na ba? Oo, intro lang natin ng mabilis. Sige. Professional business coach and is the chief trainer of Voice Box Training University. Ang guwapo mo dyan. Yon. Daming ano, daming nag-chat-chat ah. Ayun, hindi pa to pang pinali, guys. Ayan, so wait lang. Hindi pa po yan pinali, madami pa po yan. Sige, intro natin. Anyway, sa mga ano, sa mga hindi pa nakakakilala, alam po sa inyo, marami nang nakakakilala talaga, and isa to sa mga talagang tinitingala pagdating sa leadership, sales and marketing. And graduate din ako ng university ni The Josh. Ayan, sa leadership. And marami kong mga classmate dito na nakikita, mga students din niya. And si De Josh, isa siya talaga sa mga coach ko pagdating sa leadership, sales, marketing, personal development. Talagang highly recommended. So itong ano na to, itong invitation na to is biglaan. And buti na lang, we are grateful na talagang pumayag siya dun sa invitation namin kasi nga kagabi lang kami nagkausap. So ayun, ibibigay ko na sa iyo, The Josh, ang ating spotlight. Maraming salamat sa ano opportunity na binigay mo sa community ng Edge Commerce. Sir Adel, meron ka bang gustong sabihin? Mamaya na lang magkatapos si Sir. Okay. Sure. So, sasabihin yung mga gusto kong sabihin. Ayun. Dami akong gusto sabihin. Let's shout you. Love that. Thank you, brother. Thank you so much, Jay. And of course, Adele, brother, I just want to honor and thank you guys. No, can you try to make me a co-host, bro, para sure. We can, yeah, sige.
Yeah, we have a lot of people here right now. Grabe, thank you. Thank you for the opportunity. Una-una na, I was listening to DJ. Brother, I miss you. Thank you so much. Yeah. Nagkasama kami before ni DJ. He was a speaker as well. So, I think that was Real Talk Business, no? Amazing, amazing. And bam. There we go. Okay. Yan, solid. Bro, you know yung sinabi mo na biglaan? Literal na biglaan, no? Literal na biglaan. I was like, so what value are we trying to give with these people? Sabi ko, okay, speak lang muna ng 10 to 15 minutes. Sabi ko, okay. I love it. I love it. Pero I think most of the people here right now, the reason why you guys are here is because, of course, may launching ang Edge Commerce. And at the same time, it's a great opportunity for us to just reflect and understand na, okay, now we are in a new chapter in a new season of business. There's a lot of things na pwede nating i-upgrade at i-update sa mga ginagawa natin, right? And I think what I really appreciate right now is that Adele and the rest of the EdgeCommerce team, lahat ng mga nasa EdgeCommerce, they actually made the way for all of these coaches to join forces and to be in one platform. And I just want to honor Jay as well. Coach Jay Gregorio, let's just say thank you to them right now. If you guys can put it in the chat, can you just say thank you, because they definitely did a great opportunity. I want to see you guys. Come on. Let me see you chat. Thank you. Can you just say thank you, because you guys are given this free session right now? I just want to see if you guys are grateful. Tingnan natin. There we go. You know, because it's definitely not an accident that you're here. There's a lot of reasons kung bakit pwedeng hindi ka naman mag-attend. But at the end of the day, I think there's a purpose in your life. And at the end of the day, I think there's a purpose why nandito ka. And today, I just want to let you guys know, if there's a few things that I want to share, I want to give you three things, no? Tatlong bagay that probably is going to help you in terms of your business, in terms of your sales, in terms of your strategies pagdating sa pagbibenta. But before that, I want to make sure that everyone is ready to learn. If you're ready to learn and you guys can hear me, kita mo ko, no? I want to see you chat ready. Everyone chat ready right now. Come on, if you're ready to learn in the next 10 minutes, just chat ready. Everybody got a different version of me. God, come on, keep it coming, keep it coming. There we go. Awesome, awesome, great. So I know that a lot of you guys, no, madami sa inyo dito, you have your own businesses, yung iba sa inyo nagsisimula pa lang. But I just want to give you guys three things, tatlong bagay na for sure magagamit nyo as you go ahead and venture into business, as you continue your journey bilang isang entrepreneur. I want to give you three things. And itong tatlong bagay na to, ito yung na-realize ko at natutunan ko na kahit na gaano kalaki yung company mo, gaano kalaki or kaliit yung company mo, ito yung mga bagay na dapat hindi mo tinatanggal. Ito yung mga bagay na dapat hindi nawawala sa'yo if you really wanna be successful. Are you guys ready? Are you ready for it? Okay, can I see a thumbs up for people who are here? But before that, you know, I don't wanna share these kasi I think some of you guys, baka yung mga iba nasa CR pa eh, no? Alam ko naka-off yung camera. Do me a favor. Before I share the three secrets, I want to see you turn your cameras on for 1 minute. Come on, let me see it. Everyone, cameras on right now. Let me see you turn your cameras on. Come on. Do it now. Come on. Let me see you turn your cameras on wherever you're at. Let me see you, Francia. I want to see you, Enrico. I want to see you, Daniel. Come on, magpakita ka. Dale, I want to see you. I want to see you, Achievers International. There we go. I want to see everyone turn their cameras on right now in 5, 4, 3. Come on, cameras on. 3 seconds, 2. And I want to see you wave your hands. Everyone, wave your hands at the camera. Kawaii, kawaii. Wave your hands. And let me see a smile. There we go. Let's take a picture. Everyone, smile. Perfect. Rule number one, baby. Always show up. That's it. If there's a takeaway that I want you to remember here, it's this. Always show up. Now, madami sa atin dito, you're like, okay, show up. Ano ibig sabihin na to? Ibig sabihin ba na to? Magpakita ako? Well, yes, number one, that's true. But there's another reason and there's another meaning to showing up. Showing up means that no matter how hard your situation gets, you show up. No matter how hard the problem gets, you show up. No matter how big your problem is sa negosyo mo,
you're gonna show up. Hey, listen, listen. Kung nandito ka ngayon, that means maybe you have been gifted with entrepreneurship. Bakit sinabing gift? Bakit sinabing gift? Because not everyone is gifted with entrepreneurship. Hindi lahat deserve at kaya maging entrepreneur. That's a reality. That's a reality. Some people are not supposed to be entrepreneurs. But the reason why you're here is maybe because you have that gift in you. And along with that gift is a curse. What's that curse? Anong curse yon? It's the curse of having greater responsibility. It's the curse of having greater responsibilities for things na hindi naman pinoproblema ng iba. Madaming tao, they think that, oh, bilang gusto ko maging negosyante. Yeah, that's nice. Until you realize na hindi na ikaw yung pinapasahod. Until you realize na kapag ikaw yung negosyante, ikaw yung dapat magpasahod. And that becomes very stressful. There are problems that we don't get to talk about once you become an entrepreneur. But one thing I want to remind you right now is number one, always show up regardless of what happens. Regardless of what happens. Kahit gaano kalaki yung negosyo mo, gaano kaliit yung negosyo mo, if you are tasked and given the gift of entrepreneurship, always show up. How is this related to telesales, coach? Paano to nakaka-relate sa telesales? Well, unang-una, you can't close a deal. Hindi ka makaka-close ng kahit na anong deal if your people don't show up. Would you guys agree? If your people are absent, lagi silang absent, sa tingin mo makaka-close sila ng mga customers? Of course not. So how do you get your people to show up? You show up. And you have to build that culture of showing up. No matter how shitty things get, you show up. You don't quit. You don't back out. You show up. You show up. Rule number one, write it down. Can you guys put it in the chat? Rule number one, what's something you got to remember? Always what? Put it in the chat. Sige, patingin. Rule number one, let me see it. Rule number one, there we go, bless you. Come on, keep it coming. Pabilisan tayo. Let me see it. Good. Always show up. No matter what happens, man. No matter what happens, always freaking show up. You understand? Always show up. There is no merit to quitting. There is no merit to backing out. Losers aren't given the recognition. If you want to be a winner, one word, two words, don't quit. Always show up. Show up when you feel bad. Show up when you're down. Show up when the world is against you. That's it. Because from you showing up, no, everything else follows. Number two, this is what I want you to remember. Number two, no matter how big or small your business gets, listen, always preserve human connection. Always preserve human connection. Anong ibig sabihin na to, the Josh? Ano ibig sabihin na to? Well, when I say human connection, it means getting in touch with people. Like this, when I ask you to turn your cameras on, I'm trying to build connection. Kita mo, ang ganda ng ngiti ni Leah. Hi, Leah. Right? Kita mo si Mario, focus na focus. What's up, Marie? Is that Princess Kamiya? Hi, Princess. There we go. Love that. I see Sabrina. Sab, hi. I see CS. I see Richard na mukhang panda ngayon. I see Mavi. This is human connection. When you get people to feel na nandyan ka, when you get people to feel na, hey, we notice you, it's the same thing. When your people, yung mga employees mo in the future, when you get to teach them and train them how to let their customers feel na nare-recognize sila, then that's human connection. Kasi in a world full of automation, lahat is AI, lahat is automation, never forget to augment and integrate human connection. You're supposed to not remove human connection. AI and automation, it's not supposed to replace us. It's supposed to make us even better in connecting with each other. Nagigets nyo? Nakukuha nyo? Yung iba sa inyo, anong AI? Don't worry, you're one step at a time.
there's a lot of things na pwede nating matutunan. It doesn't matter kung nag-uumpisa ka pa lang, starting ka pa lang, but one thing is for sure, wag mong papakawalan yung human connection. Sa Tagalog, kumonekta sa tao. Hindi ko alam kung ano yung Tagalog ng human connection. But that's it. It's just connect. It's just connecting with people, letting them feel, hi, Mr. Customer, tao ako, tao ka din. Hindi yung tipong, oh, customer yan, ako to, ako yung nagbibenta. No. No, man, like, you gotta have that human connection. Human connection. Hey, Mr. Customer, if you make a mistake, admit it. Admit it. Let them feel that, okay, Mr. Customer, we made a mistake. Which is why I love telesales. Which is why I love calling people. I love calling people. Kasi yung iba sa inyo, Edge Commerce, it's gonna teach you how to sell online. Right? But also, there's so much value in learning telesales. When you get to understand how to do telesales, you get to maximize human connection. Kasi trust me, ano ang mas ginagamit? Chat o yung calls? Put it in the chat. Anong mas ginagamit? Chat o calls? Come on. Chat o calls? Ano yung mas ginagamit? Ano yung mas ginagamit? Let me see you. Put it in the chat. Sige, sagot kayo. I wanna see you. Chat or calls? Ano yung mas ginagamit? Okay. Come on. What about the others? Ano yung mas ginagamit natin ngayon? May mga nagko-call pa ba? Di ba wala na masyado? No one. That means everyone is doing chats. Am I correct? Tama ba? Everyone is doing chats. So let me say this. You know, when I introduce myself, kapag pinapakilala ko yung sarili ko, you know, unang-una, I tell people, guys, ako lang to, all right? It's not anyone else. Hindi to si Luis Manzano, okay? This is me. And this is what I tell people. When you start seeing me, don't just call me Josh. Don't just call me Joshua. No, that's not my name. My full name is Joshua Jaire Alcala Vasquez. That's it. Yun yung buong pangalan ko. But starting today, whenever I, lalo madami mga first-timer dito, mga virgins dito, no? Whenever you see me, don't call me Josh, don't call me Joshua. Isa lang yung gusto kong tawag mo sa akin. Nakikinig ka? Are you listening? Isa lang yung gusto kong tawag mo sa akin, ha? Ang gusto kong tawag mo sa akin ay The Josh. Kailangan may feelings. Kailangan may emotion yun, ha? Huy! Gising, again. It has to be, starting today, sige, lagay mo nga sa chat, it has to be The Josh. Kailangan may feelings. Sige, everyone, I wanna hear you. Unmute yourselves. Ano ulit ang tawag mo sa akin? What are you supposed to call me? Go. The Josh. Ang hina, hindi sabay-sabay. Ulit. With emotion, dapat may hangin. Dapat may hangin na. 1, 2, 3, go. What's my name? The Josh. Come on. Kanyan dapat. Dapat may age. And you're probably thinking, bakit ang arte? Okay, listen. Unang-una, ang daming Joshua. Tama ba? Ang daming Joshua. Sawa na ako. Pagod na ako. Pinagkakamalan ako minsan, tatanungin ako, bakit kayo nag-break ni Julia Barreto? Please, parang ibang Joshua yon, hindi ako yon. Or minsan tinatanong nila ako, ikaw ba yung anak ni Chris Aquino? Hindi, okay? That's different. But kidding aside, listen to my point here. I branded myself as the Josh because I wanted to be different. At alam ko na kapag nagpakilala ako ng kakaiba, mas matatandaan mo ako, am I correct? Because I'm doing something na hindi ginagawa ng iba. Let's go back to my first question. Sabi ko sa inyo, ano yung mas madalas na ginagawa? Chat o call? And what's your answer? Chat. So sino sa tingin mo yung mas matatandaan mo sa dulo ng gabi? Sa dulo ng araw? At the end of the dulo ng araw, that sounds weird. At the end of the day, kapag pagod ka, ikikwento mo sa asawa mo, ikikwento mo sa girlfriend mo, sa mama mo, sa papa mo, when you get to bed, what do you remember? The person who chatted you among all the other chats, or that one person na tumawag sa'yo at nagsabi, hello, princess? Hi, yeah, princess, si Josh to from PC Deluxe. Nag-chat ka sa amin regarding your order. I just wanted to make sure na nakuha mo na yung delivery. Were you able to get the product already? Ah,
okay, great. So how is it? See, you will remember someone who will do something different. Tama ba? This is the power of telesales, where you can increase your sales by 20 to 30%. And when we teach people this, we charge them as high as 45,000 per person to 500,000 for the entire company. But the best part is, when you become part of EdgeCommerce, you get to have free training that's part of EdgeCommerce that will help you learn kung paano ba kumita, magtawag ng professional, ng tamang way, using your phone. How do you increase your sales using telesales? And how do you build human connection? And I want to go to the last one. The last thing is this. If there's one final thing that companies do so that they can stay successful, it's that they never stop training. They never stop training. Iniisip ng iba dito that training is only supposed to happen once. Parang one night stand. That's not the design of training. Training is not supposed to be a one night stand. Training is supposed to be a continuous action. Again and again and again and again and again. Which is why I want to congratulate you. Because if you will be part of EdgeCommerce, if you will be part of this amazing university, you are going to be part of an amazing community of learners na tuloy-tuloy matututo. Kaya naman, I am more than excited to be partners with Jay, to be partners with Adele. And if you guys are excited and happy kayo, I just want to remind you this. No matter how loud, crazy, noisy this world gets, you always have an option to be louder. Kaya mong mas maging maingay sa ingay ng ibang tao sa buhay mo. Because you're gonna hear a lot of noise. You're gonna hear people say na, oh, hindi mo kaya yan, walang kwenta. Oh, ganito gawin mo. Now listen, your dreams have to be louder than anything else. And I believe telesales is definitely one of those things that can help you have a louder life and a louder business. Thank you so much, guys. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Brother, I'll pass it on to you, Jay and Adele. I'll pass it on to you guys. Thank you. Go ahead, take over. Wow, galing naman nun. Thank you, the Josh. Thank you, thank you. Type tayo. Thank you, the Josh. You may pH. You may hangin, ah. Oh, dapat may hangin. Kahit chat yan, dapat may hangin. Thank you so much, the Josh. See you soon. See you soon. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much sa pagpapa-unlock mo na makasama ka namin sa community na to. So, biruin nyo, guys, mga ganyang caliber yung mga kakasama natin. So, lifetime, sabi nga ni Sir the Josh, hindi to one-time training, hindi to one-night stand. It will be continuous training na gagawin namin sa inyo pag sumama kayo sa community namin. So, ano, Coach Jay? Meron ba bang speakers? Parang, nandyan, available naman lahat. So okay. No, naka-attend naman lahat. And ayun, so thank you lang tayo sa lahat ng speaker na si Coach Hilton, Coach DJ, Coach Ruth, ako, and of course si the Josh. The Josh. Ayan. Thank you so much again for accepting our invitation and maging part ng ating community. Okay, so let's proceed sa next ano natin topic, Sir Adele. So ayun, ang sunod nating topic ay i-explain ko naman. Syempre lahat ng kumbaga lahat ng mga coaches nakapag-explain na ng kanilang part, ano ba yung magiging part nila in this community. So, kami sa EdgeCommerce, kagaya ng sinabi ni The Josh, kailangan natin dito human connection. Mahirap kasing gawing mag-isa to. Sa lahat naman ang ginagawa, mas maganda yung laging two heads are better than one, sabi nga nila. Pero ginawa natin 5 heads to, 6 heads, kaya ito is much better than 2. Kaya, so ayun, thank you everybody again. Para naman dun sa mga hindi pa part ng Edge Community, so,
explain ko muna, ano ba sa EdgeCom? Ano ba yung EdgeCom University? So, sa EdgeCom University, explain niya ni Coach J sa akin, ano muna sa EdgeCom? So, kagaya kanina, dun sa survey natin ng nauna, may nag-type ng 1 para sa mga newbie, may nag-type ng 2 para sa outside Metro Manila, may nag-type ng 3 para sa OFW. And isa pang tanong, tatanong ko lang sa inyo, sino yung nahihirapan sa inyo in terms of finance? Pwede pa type din ang 1, nahihirapan in terms of finance. Kasi ito yung magiging goal namin sa business nyo. So, yan. Okay. So, Sedge Commerce po is a dropshipping company. Suppliers kami ng mga online seller. Pero kami yung nagpapautang ng finance sa mga winning item nila. So, magmamarket ka lang. You will just only do the marketing. Kung gagawin mo kagaya ni Coach Ruth, tuturo niya yung TikTok without ads or organic. So, ibig sabihin, pwede kang mag-business without spending kahit anong kapital. So, ngayon, meron ako ditong ipapakita sa screen para makita nyo kung ano yung services ni EdgeCom. Sir Jay, pwede ba akong mag-screen share? Yes po. Okay. Go ahead. So, okay. Share. So, ayan. Iniklian ko lang to kasi ito medyo mahabang presentation. So, mas iniklian ko lang ng konti. So, ayan. Edge Commerce is fulfillment and e-com services. So kami yung nagpo-fulfill, kami yung nagpe-finance ng winning item nyo, kami yung nagpapaship, kami yung nagko-collect ng COD, nagre-remit na lang kami ng mga profit nyo. So meron kami dito ang short animation video para mas maintindihan ninyo yung services namin. So yan. Are you in the e-commerce industry? Ikaw lahat from advertising to packing your orders? On the brink of giving up dahil sa hirap magpatakbo ng negosyo? Tapit lang kapatid dahil nandito ang Edge Commerce para tulungan ka. Kami nang bahala sa financing, pagbili at pag-stocks ng mga products, managing and monitoring of orders. We also offer zero subscription and no return to sender fee. Disadvertise the products at kami na din ang bahala sa pagbabalot at pagpapaship. Kaya wala ka niyang aalalahanin pa. All of that for only 25 pesos fulfillment fee. Grow your business the easy way. Partner today with Edge Commerce, your key to success. Okay, so ayun, tapos dito, 2 main services po namin is product cost financing and order fulfillment service. So kung nangangarap kang pumasok sa e-com or nasa e-commerce ka na, so fit sa'yo yung service namin. Kagaya nung number 1, product cost financing. So kagaya din ng nasabi kanina ni Mom Ruth, hindi mo na kailangan mag-invest ng capital kasi kami na yung magkakapital dun sa mga winning items mo. Pwede ding mabigyan ka pa namin ng winning items kung struggle ka sa paghahanap ng winning items. So mas papadaliin natin yung e-commerce para sa inyo. Tapos sa order fulfillment service naman, once na kami na yung syempre kami na yung magpe-finance, kami na yung mag-warehousing, kami na din yung magpapaship, and kami na din yung bahala sa tracking and monitoring ng mga orders mo. So meron kaming web app na bibigay sa inyo, and also we have the dashboard na ibibigay sa lahat ng clients namin. So yon, we will explain further dun sa ginawa namin ni Coach J na system sa Edge Commerce University. So, Coach J will explain ano ba yung Edge Commerce University, ano ba yung nilalaman nun, paano ba yon mas makakatulong sa inyo para mas mapadali yung business nyo. So, Sir J, can you tour us dun sa Edge Commerce University? Sir, nakamute. Hello, hello. Ayan. Sige. So, nandito na tayo sa tour. Ayan, itutour na namin kayo. So, welcome dito sa ating ayan, can you see my screen? Ayan, okay na, sir? Okay. Okay? Okay na po. Okay, thanks. Okay, welcome dito sa sa Edge Commerce University. Ito yung university na nag-come up kami ni Sir Adel, and then matagal na tong plano niya, and then
kailangan niya ng help. So tinulungan natin, and then sa tulong din ng mga coaches natin para mas magawa pa talaga natin na makatuo. Ang pinaka-main goal is matulungan natin yung mga aspiring at mga nagsisimula pagdating sa e-commerce. So dahil university siya, sa training community, training platform, program na makakapag-solve ng lahat ng mga kailangan mo at mga tanong pagdating sa dropshipping or e-commerce, yung mga skills, strategy. So dito, ang nakikita nyo na to is my account. So makikita nyo, ayan, partner ang tawag namin sa inyo or key partner, Partner J. Ayan, welcome to EdgeCom University. Hindi ko na lang ipi-play ang video, pero meron yung welcome video, makikita nyo yan. And then, dito sa loob ng EdgeCom University, siguro ipakita lang natin yung short preview ng ating welcome video. Ayan. Hello, good morning, key partners. Kumusta kayo? Kumusta yung business niya? So, welcome to EdgeCommerce University. So, ano ba yung nilalaman ng EdgeCommerce University? So, tara, pag-usapan natin. So, ayun, guys, good morning. Welcome to EdgeCom University and thank you sa pag-join sa university namin. So, ano bang ina-expect natin dito? Ano bang nilalaman ng university? Dito, matututo tayo mag-run ng ating e-commerce business from basic to advanced. At para naman doon sa may mga idea na or nasa e-commerce na, tutulungan namin kayo na mas mapadali ang negosyo nyo. At sa EdgeCom, we handle almost 80 to 90% of e-com works from finances to legwork to fulfillment. Dito, meron ding mga coaches na magtuturo sa atin ng Facebook ads, TikTok ads, and different platforms, and also marketing na makakatulong sa atin para mas mapadali yung negosyo natin. So once again, ako nga pala si Adel Bayeta, founder of EdgeCommerce Philippines. Yun, no? Ayun lang, short introduction pero nakaka-excite. Ayan, so dito sa ating membership dashboard, ang tawag dito, so ma-access nyo yung mga exclusive access para sa mga part ng ating community ng university. Meron tayong community. Community to sa group. So Facebook group community siya. So nandyan yung mga training na gagawin natin. Magkakaroon tayo ng mga weekly live training and Q&A sa mga with other coaches, hindi lang ako, hindi lang si Sir Adel, may mga coaches tayo na yung mga nakasama natin kanina, kaya sobrang ano yan, sobrang nakaka-excite. Also, tour ko lang kayo dito, meron tayong portal sa mga existing key partners ni Sir Adel, meron kayong portal na tinatawag. So, meron silang website tungkol saan matatrack nyo talaga transparent lahat ng transaction about your e-commerce business. So, ayan. Okay, next. Itur ko muna tong ayang coaching. Ibig sabihin, kapag coaching, magkakaroon kayo dito ng parang VIP support or one-on-one coaching sa staff ni Sir Adel. So kapag meron kayong concern kung paano ginagawa yung web app, paano patakbuhin yung negosyo, bukod pa yung mga coaches, ha, bukod pa yung support ng mga coaches natin, ito naman is VIP partners support and coaching to everyone na magiging part ng EdgeCommerce services nila Sir Adel. Okay? So balik tayo dito sa dashboard dahil meron pa akong gustong ipakita sa inyo. So hindi ko mapapakita itong resources kasi naka-reveal dito yung mga login and password na mga gusto kong i-share sa inyo ng mga platform and tools. So mga premium tools 'yon, kapag in-access niyo to, i-reveal niya, nandoon na lang yung access, click niyo na lang, login na lang kayo. Paid tools 'yon, hindi niyo na kailangan bayaran kasi nga binigay ko na yung access. License access 'yon. Okay, also ito, university. So soon, kapag kinilik nyo tong university, makikita nyo lahat ng mga courses pagdating sa TikTok, pagdating sa Facebook ads, pagdating sa copywriting, telesales, messenger marketing. Automatic, pipili na lang kayo parang kayong manunood ng Netflix. Kapag sinilik nyo, oy, gusto ko ito pang-aralan, gusto kong mamaster yung telesales, click ko to, then access courses. Gusto kong pag-aralan yung copywriting, click ko to, access courses. Lahat kayo, meron kayong access dito sa university 24/7. Okay? So, ibig sabihin, yung skills na kailangan mo sa lahat para sa e-commerce business mo is combined dito sa ating university. Pero hindi lang nagtatapos doon lahat, guys. Marami pa kami mga updates and add-ons training na ilalagay dito. Right now, ito na yung unang training natin na naka-upload na. Meron tayong 20
20 lessons, almost 20 lessons to. Week 1, week number 2. Ito naman is kailangan nyo to para malaman nyo talaga kung paano sisimulan yung business nyo. So dito meron tayong why EdgeCommerce, understanding the business model, paano ba maghanap ng mga winning product, ano, yung mga winning item, product research, pag-source ng mga product. Ayan, may mga tinuro din tayo dito ng mga advanced training, pricing strategy, of course, yung mga platform selection, creating a high converting landing pages, streamline your e-commerce, web app training. Meron din tayong snippet pagdating sa Facebook ads. But step by step talaga na naituro namin to, how to scale, when to scale, and reading your data. So dito pa lang, sulit na, lalo na kapag na-upload na natin yung mga upcoming courses, programs na ibibigay sa atin ng mga co-coaches natin dito sa ating community. So balik lang ako dito sa dashboard dahil meron pang isa akong na-miss. Ayan. O, dalawa. Dalawa. So dito, meron pa akong hindi na-discuss. Ito is optional to, but I highly, highly recommend to avail this tool. So in partnership with Negosyo Toolkit Brand, nag-create kami ng EdgeCom Toolkit specific para to sa mga part ng community natin. So EdgeCommerce Toolkit ang tawag dyan. So nandito na lahat ng mga kakailangan ninyo, yung mga landing page, website, email marketing, even yung affiliate programs. Para kung example, meron kayong brand or kahit general item yan, pwede kayong mag-open ng affiliate system inside your toolkit account. So makikita nyo yung access nyo dito if nag-avail kayo ng ating EdgeCommerce Toolkit. Automatic yun, makikita nyo yung access dito, yung login nyo, then yung password, ipapadala namin yun via email. Pero yung domain is automatic yan, nakalagay yan sa dashboard nyo. I-click nyo na lang, yung hindi nyo maalala o i-bookmark nyo, pero nandyan yan. Of course, magkakaroon din tayo dito ng masterclass or training, separate sa mga training, ilalagay din natin yan sa loob ng university. Okay, so one thing na na-miss ko, hindi ko may di-discuss to kung ipi-play ko to almost 11 to 12 minutes yung akin demonstration, panoorin nyo na lang to. Quick demonstration, meron tayo ditong affiliate. Okay lang ba i-discuss na to, Sir Adel? Or surprise natin sa kanila? Medyo introhan mo, sir, sa affiliate. Oo, affiliate ibig sabihin, meron ding affiliate program yung ating university. Ang goal nun is para mas marami tayong matulungan, di ba? Na mga gusto talaga, mga ma-reach pa ng mga aspiring na gustong simulan yung e-commerce business. So kaya nag-come up tayo sa affiliate program. Automatic to, para lang to sa mga part ng ating community. So yon. Okay, so ngayon, what's next? Sir Ardel, meron ka bang gustong idagdag? I think kompleto na yun eh, kasi nandiyan na lahat sa university. Oh, saka na-introhan mo na rin sa dashboard eh, nag-welcome ka. Oo. How about dyan sa ano, sa presentation mo? Sa presentations ko, dun kasi sa mag-a-avail, after may mag-a-avail sila ng EdgeCom University, so dun ko ibibigay yung full presentation ng services namin. Kasi medyo okay. Exclusive yun, may mga non-disclosure agreement kami doon na hindi pwede namin i-reveal sa public. So para lang talaga yun, exclusive para sa mga key partners namin. Yes. So dun po sa mga gustong pumasok sa EdgeCom Community, magkakaroon tayo ng separate orientation about our full services. Sa ngayon, hindi ko siya kayang ibigay kasi nga may mga non-disclosure agreement po. Oo, kasama yun. Also dito sa mga makakapasok sa community natin, don't forget to introduce yourself and say hello to our community. And join din sa community kasi nga starting by next week, mag-start na kami mag-live dito sa ating community. Weekly yun. So pwede nyong panoorin yung mga replay, of course. And then i-upload din natin yan sa loob ng ating dashboard. Ayan. So ngayon, what's next? Paano kayo magiging part ng ating community? Magiging part ng EdgeCommerce University? Ang kailangan nyo lang is pumunta sa www. That pwede nating pakichat, admin sa ating chat, yung link ng www or edgecommerceuniversity.com/university. Ayan. Ayun yung link. Tama ba? Okay. So i-chat natin. So bago yon. Okay, itour ko muna kayo. Ano ba yung makikita nyo dito sa checkout? So dito sa enrollment, dito sa ating university, ito yung kailangan nyo. To enroll dito sa ating university, kailangan nyo lang mag-fill up dito ng, of course, name nyo, email nyo, and then yung phone number nyo. Tapos, once nakapag-fill up na kayo, let's say nakapag-fill up na ako ng phone number ko, so na-process ko na yan kanina,
i-walk through ko kayo para alam nyo rin yung, i-expect nyo, alam nyo yung journey or a sales process. So ito yung una, step number one, go to agecommerceuniversity.com/university, then fill up the form, then click nyo tong submit. By the way, yung offer natin is ito lang. And wala pa naman kami plan na increase siya. So right now, ito yung ating pre-launching offer. Ayan, 4,999. Hindi siya 49 na, baka may mamiss kayo. Lalaki yan, 4,999. Lifetime access sa community, lifetime access sa mga courses, and lifetime access sa mga membership site natin. Okay? So submit my enrollment. Click lang natin to. Okay. Okay, I believe naka-enroll na ako. sa mga magi-enroll, ayan, makikita nyo. Anyway, open lang ako ng incognito. Ayan. Then, yung link na chat na natin, ah, sir. Ando na po sa chat box, yung link. Ayan. Good. Alright. Okay, same lang naman. Okay, basta ang gawin nyo, mag-fill up kayo dito, and then, ang mapupunta lang kayo sa isang confirmation, and then meron kayong options to avail yung one time. Meron kayong makikita diyan na pop-up, magpa-pop up diyan yung special offer para sa ating Edge Commerce Toolkit. Just in case na ma-miss nyo yung special offer na yon, you can avail din naman yung Edge Commerce Toolkit inside your dashboard, but regular price na siya, iba doon sa special offer. So kaya naman kung kayo mag-fill up, makita nyo man yung ating fill upan, I really suggest to take advantage yung special offer na makikita nyo during your checkout. Okay? So, ayun yung process, yung link nilagay ko dyan. Hopefully, mabookmark nyo yan as soon as possible, makapag-join na kasi nga ready na yan. So, within a minutes lang kapag verified na yung payment nyo, makaka-access na kayo kaagad dun sa university. And pagdating naman sa Edge Commerce Toolkit, within 12 to 24 hours yung access nyo. At may email kayo para sa login access sa platform nyo. Yung training, provided natin yan lahat. And ayun, excited ako. Excited ako na makasama kayo sa loob ng community ng Edge Commerce University. So, yun. Alright. Para po dun sa mga gustong mag-access, nasa chat po yung link. I-bookmark nyo na. Pwede naman hindi kayo mag-access today or some other day. Pero sa ngayon, pre-launching offer, 4,999 lang po. Lifetime na yung Sir Jay, ano po? Yung 4,999? Lifetime yes. Access? Oo. Access. Habang buhay na namin kayong tutulungan sa e-commerce nyo, kasama na yung coaching and also access to Edge Commerce Fulfillment and also sa aming web app. Yung coaching, lifetime din yun, ano sir? Dun sa mga coaches natin. Basta nasa loob sila ng community. Nasa loob sila ng community. So magkakaroon tayo ng mga live or Zoom meeting once a week, I think, per coach. May mga schedule po doon kayo makikita. Para may support kami para sa inyo. Kasi para hindi lang sa finance kami nakakatulong. Also the learning. So, super sulit sabi ni Beth. By the way, meron kayong question. Tayo sa konting Q&A bago natin natin ito. Kung meron kayong mga katanungan, clarifications, go ahead. Yes po. Kahit dun sa mga, kung may questions kayo dun sa mga nag-talk na mga coaches kanina, pwede nyong i-drop lang po sa chat kung may tanong kayo. Also, kung may questions kayo dun sa EdgeCom University, sa EdgeCommerce Fulfillment, type nyo lang po sa chat. Sasagutin niya ni Coach Jay. Laking tanong? Winning item. Hindi kayo magtatanong ng winning item. ayan. Sige, i-tour natin sila dito. Ito yung process. Ayan, kita na sir na? Ayan. Okay. So, di ko na-open kanina. So, mag-fill up ako. And then, ayan lang. Sundan nyo lang to. Okay, ito yung sinasabi ko sa inyo. So, i-process nyo yung enrollment nyo. So, ito yung pre-launching offer namin. So, kapag na-click nyo to, meron ditong options para aware yung iba. So, itong makikita nyo is one time, ano lang to, one time, once in a lifetime na special offer with the partnership ng Negosyo Toolkit, kaya nagkaroon ng Edge Commerce Toolkit. So, instead of paying yung 9,970 na regular price para sa Edge Commerce Toolkit, 1-year subscription,
ang kailangan nyo lang is i-avail itong 9970, kasama na dito yung EdgeCommerce Toolkit plus yung access, lifetime access sa EdgeCom University. Kumaga, buy one, take one. Buy one, take one. So, ang gawin nyo, instead of no thanks, upgrade my subscription. So, kapag kinilig nyo itong upgrade my subscription, automatically, ma-upgrade yung account nyo. And then, ang kailangan nyo na lang isettle is itong special price natin na 9970. Okay? Pagdating sa EdgeCommerce University, within a minutes lang, basta online yung support natin, ma-access nyo na kaagad yan. And yung EdgeCom Toolkit is within 24 hours. Kapag decided na kayo, kasi tatawagan pa namin kayo kung anong preferred domain yung gagamitin nyo, free na rin yung domain. Ayun, access na. So bago yon, bago nyo hintayin, meron din ng mga training dyan sa loob ng ating training. Bago, habang inihintay pa yung access sa EdgeCommerce Toolkit, pwede nyo nang i-access yung EdgeCommerce University training natin. Nakaready na doon yung 20 lessons para sa inyo. Okay, so submit payment, automatic yan, marireceive namin para ma-verify natin yan. Okay, so yun lang, yun yung process. Okay, clear naman? Pinagtanong nga yung mga winning item daw. So, dun kasi sa mga key partners namin, so may nagpo-provide, since dropshipping kami, so nagpo-provide din po kami ng mga product list or product catalog. Not exactly winning item, kasi winning item depende sa page minsan yan, depende sa algorithm, minsan winning sa iba, sa iyo hindi. So meron din po kami mga product suggestion na binibigay dun sa mga key partners namin na pwede nilang i-test. So ayun, pero hindi ko masasabing winning item talaga yon. Pero yung mga item na yon, rest assured na hindi po yun mga items na running or ginagamit ng mga existing client namin. Kasi yung mga winning item ng mga existing client namin, talaga hindi namin siya pwedeng i-disclose. Part po yun ng non-disclosure agreement namin. Pero yung mga items na binibigay namin, syempre galing sa mga suppliers, recommended ng mga suppliers, mga bagong items, mga fresh na galing sa China, mga ganun. So, malaki ang chance na winning talaga yun. Tsaka dumaan din yun sa mga product research ng team namin. Ayun. So, may tanong pa aside from winning item? Applicable ba ito sa digital products? Sa ngayon, hindi po pa, parang hindi pa kami nagpo-fulfill ng digital products. General merchandise yun, pwede. Pero digital products, hindi pa po pasok sa kapag nag-avail ako ng negosyo toolkit. Negosyo toolkit is different 'yon, iba 'yon sa EdgeCommerce toolkit. Design ng EdgeCom toolkit para sa mga online seller, e-commerce, dropshipper. Yon. So doon siya naka-design. Okay? So kung nandito ka, gusto mo mag-e-commerce, I highly recommend to avail yung 9970 na special promo. Imaginein mo, access plus parang magbayad ka lang ng 5,000, meron ka ng 1-year access sa toolkit. So maximize, sobrang helpful nun, guys. Ayun. So ang dami dito, meron akong gustong ipakita, ayan. Ano ba yung makukuha nila dun sa EdgeCom toolkit? So, pakita ko tong demo account para may idea sila. Ayan. So, ito yung ano natin, demo account. So, dito, let's say, pumunta tayo dito sa funnels. Ibig sabihin, ito yung mga landing page. Pwede nyo siyang gamitin for landing pages, website. And meron akong example na ginawa dito, pet food product. Pero, makakapag-ano kayo dyan? Makakapag-import, export, review lang natin. Tapos yung way naman para makapagsali kayo ng mga template, kailangan nyo lang mag-add new. Lahat ng mga pro template natin dyan, pwede nyo yung gamitin and walang limit. So ito yung mga affiliate. Meron akong nitong walkthrough demo training about doon. Ayan, ma-access nyo yan. Ito yung example of landing page na tinest ko lang. So meron kayong ganitong klaseng product or tingin yung magagamit nyo yung mga done for you template na to, gamitin nyo. Ayan, di ba? Tapos, yung mga pinakita ko sa inyo na mga landing page checkout, mga upsell, pop-up upsell na naglalabas after mag-checkout, pwede nyo rin yung gamin dito sa platform na meron tayo. Okay? So, walang limit yung landing page and then pwede kayong mag-connect ng different domain under your account. Pwede kayong maglagay ng unlimited list or contact email kung meron kayong email marketing. Ayan, may automations din tayo. Meron din tayong affiliate system. Ito yung nabanggit ko na pwede kayong mag-open ng affiliate program inside your toolkit. Ayan. So, para to sa mga merong brand
or winning general item, possible din naman. Or kung general product yung general store yung sa'yo, okay din naman na magpa-affiliate. Pero ito maganda, ikaw na yung own ng platform. Ikaw yung magko-control at wala kang other competition. Okay. So yun. Pwede ba yung sir ang non-COD? Pwede yung? Non-COD sa checkout? Any ano naman, kahit mag-accept kayo ng credit card, PayPal, walang problema, bank, GCash, ayan. Cash on delivery, pwede rin. Prepay, pwede rin. Kasi integrate nyo lang yung mga payment method. Kung familiar kayo sa payment method ng HitPay, Paymongo, supported natin yan, PayPal, Stripe, lahat cash on delivery or Palawan. Supported natin yan. Shopify template po yan, coach. Hindi po ito Shopify. Ayan, kinustomize po natin yung platform na to. So Shopify, I believe 1,250 per month. So plus add-ons pa sa mga additional apps na gagamitin mo para mas ma-maximize mo yung Shopify. Shopify is good, but kung ikaw is practical talaga, gusto mong ang isang platform na nandun na lahat, di ba? And then yung mga training natin is i-connect natin dun sa ating platform. Yung mga template na gagawin natin, ibibigay namin sa inyo yan. Yung mga winning, high converting template. Ayan. Nasa training natin yan. Magla-live tayo weekly. Ayan. Of course, may mga recorded training. Yung own website po is my subscription. What do you mean? Own website. Yung website, pwede kang mag-create ng website sa account mo. Okay? Kung ang online store mo is, let's say, ang online store mo is alibaba.ph. So, general, di ba? Ngayon, alibaba.ph yung general store mo. Pwede kang mag-publish doon ng mga, yung typical na maraming mga products, general store. But, pwede ka diyang mag-connect ng up to, right now, 5 domains yung pwede mong ilagay doon. So, ang lalabas doon na domain is ibang domain and then yung landing page is ginawa mo under your alibaba.ph account. So, hindi mo na kailangan mag-purchase pa ng another like Shopify account para lang makapag-run ng different general store or different niche store para sa e-commerce mo. Okay? So, may recording po ba tayo nito? Pwedeng humingi? I-upload namin to sa community. Okay. Ayun. Okay, so far, yun lang naman sa akin. Kung wala na kayong questions sa'yo, Sir Adel, meron ba bang questions? Directly, pwede kayong mag-PM sa amin kung meron kayong mga clarifications or kay Sir Adel. Ayun. Message nyo kami. Ma-add naman sila dun sa Edge Community na Facebook group. Yung mag-a-avail ng EdgeCom University. Automatic po ma-add po doon. Doon ay i-announce lahat ng mga schedules, ng trainings, ng live ng mga coaches, parang ganun. Yes, yes. May questions pa? Kahit doon sa mga coaches natin kanina, andyan pa ba? Nakakabili daw po ba ng winning product to test? Nakakabili ba po ba ng winning product to test? What do you mean? Saan nakakabili? Sa EdgeCom? Nagpo-provide. Bibili po namin kayo. Kung gusto nyo, pa-source out kayo sa amin. Ibibili namin kayo isang peraso tapos papadala namin sa inyo. Kung gusto nyo ng actual items, kung magtetest po kayo ng item. Live selling din po. Yes po. Yes, ma'am Monelin. Ganun po yung, pwede pong ganun. Halimbawa, sa EdgeCom, magtetest kayo ng item. Gusto nyo makita muna yung quality ng items. So, ang ginagawa po namin, pag nag-source out kami ng item, bibili po kami ng sample. Tapos, pwede po namin ipadala sa inyo yan. Si Edge po ba mag-provide ng mga products na pwede isell? Yes po, si EdgeCom po ang mag-provide ng mga products. Kami din po yung bibili, hindi na po kayo mga kapital. Kami na din po yung maghahanap ng suppliers. Ang gagawin nyo lang po, bibigyan nyo lang po sa amin yung link ng items, pwedeng Shopee link, Lazada link, pictures, kahit ano, basta makilala namin yung items. Tapos maghahanap kami ng suppliers, tapos bibigyan namin kayo ng quotation. So, yun. Kasi po, sir, may puhunan ako. Problem ko po is products po. Pwede din po natin yung maging setup. Kayo po yung magpipinance. So, kayo po yung bibili ng products. Papadala nyo lang po sa warehouse namin. Then we will do the fulfillment. Pwede din po yun. Questions pa po. Nasagot ko ba, Ma'am Monalyn, yung tanong mo? Questions? Any questions? Kung wala na po. Alright. Kasi po sir may puna. Yes po, may FB po kayo. FB, yes Ma'am Monalyn. May FB po ako. Adel Alcaide Bayata, search nyo lang po.
or message po kayo sa Facebook page ng EdgeCommerce PH. Ah, searchable so, naman siya. Namin kayo po may entertain kasi may support, may support naman po kami na mag sasagot sa inyo doon. All right. So, yun guys, maraming salamat sa mga coaches natin na nakasama kanina. Thank you so much. And sa mga makakasama natin sa community ngayon pa lang, advance congratulations. Ayun, magpa-finance, meron 'yan. Advance congratulations. Looking forward na makasama pa namin kayo sa mga more trainings na gagawin natin. Never stop learning. Masagutin ko lang bago matapos yung tanong ni Blessil. So, may limit po ba magpa-finance? Wala naman po. Wala pong limit. Basta kaya nyo siyang ibenta lahat. Ayun lang. Yun yung limit. Ang limit ay nasa sa inyo. Basta kaya nyo siyang ubusin o kaya nyo ibenta lahat, wala naman pong limit. Okay. So, again, thank you everybody sa pag-attend po sa event tonight. And see you po sa mga susunod nating training. God bless everyone. See you soon. Nakapag-picture na tayo kanina. Ronald, thank you so much. Available kayo na yon. Okay, tapos na. Thank you so much. Mag-ingat kayong lahat at magkita-kita tayo sa loob ng ating community. Yung link na chat ko, edgecommerceuniversity.com/university. Bookmark nyo na yan or puntahan nyo lang yung Facebook profile ni Sir Adel. Makikita nyo naman yung link na yan. Thank you so much. Sa mga may other questions, message kami directly. Bye-bye. Bye-bye, guys.